Hello guys! Good afternoon and welcome to my YouTube channel kung saan pag-uusapan natin ang patungkol sa mga halaman. So ngayong hapong ito guys, ang ating i-flex naman din po ay ang mga rubber plants. So, yung mga rubber plants kasi guys, actually, hindi ko talaga siya gustong i-collect. Pero dahil nung nakabili po ako ng isa, ay nagsunod-sunod na. Pero ang una talagang purpose ng pagbili ko ng rubber plants is para ipang-negosyo ko siya. So, bago po ang lahat, subscribe niyo po itong channel na ito guys. I-like niyo po, mag-comment po kayo at paki-share na din. So, yun, balik tayo sa rubber plants. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano pong mga rubber plants ang meron ako. Okay? Tara! So, ayun po guys. Ang aking pinakaunang i-flex ko na rubber plant ay ang white tineke na rubber plant. So, ito po guys, actually, halos nalantana po ito. Akala ko nga wala na siyang chance na mabuhay. Pero, from zero leaf to 4 leaves na siya ngayon and turning 5 leaves. Andyan po yung kanyang baby po, ano, andyan po, ano. So, yun po, guys. Yan po yung details niya. Yan. Puti po yung dito niya. Kaya tinatawag po siya na white tineke. So, ayan po. Ito po ay nabili ko lang po dito din po banda sa amin. So, yan. Ang ganda niya, guys. Maliit pa lang po yan, ha? Maliit pa lang po yan. So, etong i-flex ko po sa inyo ng mga rubber plants. May 5 po akong klaseng rubber plants na ipapakita sa inyo. So, ito po yung panguna natin. Okay? So, yung mga kailangan po ng ano guys, hindi po ako expert bilang ako po ay magbibigay ng mga tips and plant care no, sa rubber plant. Pero, ang feeling ko po, yung gusto nila kasi talaga, yung mga dry-dry lang na soil. So, okay lang naman din po sila sa soil mixture po. No. Ito po, galing po ito sa mismong nabilhan ko. Kasi patted po siya nung nabili ko ito. So, yan po yung mga mix niya. So, may mga konting, wait, damdamin ko nga. Ayun, soil, at saka may mga nakikita naman po natin, ano, yan. Medyo mahirap siyang ipakita, yan. May ano siya, guys, yung rice hull. So, yun po kasi yung mga nakakatulong talaga na para mabawasan po yung mga, yung pagpondo ng mga water no sa ating soil para hindi po mag-root rot yung ating mga halaman. So, yan po guys. Malaking tulong po talaga yung rice hull. Okay? So, ang next naman po nating i-flex ay ang ating tadaan! Ay ang ating ruby bilis. Okay? Ito po yung ating ruby bilis. Yan. Yung kanya naman pong ano, guys, medyo may mga pula-pula po yan siya dito sa may gilid-gilid niya. Hindi naman totally na pula, ha? Pero parang cream-cream lang siya. Ayan, ano? Ayan. At ito po ay dumami na din. Dati po nung nabili po natin ito sa seller, ito po yung isa sa mga ibebenta ko po. At gladly, nautal ako dun. Gladly, nakabenta po tayo. Ano. So, may dalawang kinds na lang. Ay, may dalawa na lang po ako sa binenta ko. Nag-iwan po ako ng dalawa para tig-iisa po ako sa bawat klase nila. So, ito po yung pinaiwan ko. So, nung nabili ko po ito, ito pa lang yata. Wala pa itong dalawang leaves na ito. Wala pa yan. So, sa pag-aalaga natin, ito na po yung nakuha nating leaves. May dalawa na. So, ayan. Okay, so ito naman po yung back portion ng kanyang leaf sa likod. Yan. So ayan 'di ba guys, ang ganda niya. Ang ganda niya talaga 'yan. Oh, 'di ba? Ruby bilis. Ito naman din po guys, itong mix na ito no ng kanyang soil. Hindi po siya soil eh. Kasi parang ginamit dito, parang mga cocoa peat na may mga cocoa dust na ginamit. At saka may mga rice hull na din po dito. Okay? May mga rice hull na din dyan. So, yun. Ito po yung kabuuan niya. Okay? Yan. So, maganda pa din. Actually, parang same-same lang sila ni white tineke. Pero makikita nyo naman din po talaga yung difference niya. Okay? So, yun. Ang next naman po natin na i-flex ay ang ating ang ating
Robert Tree Melanie. Melanie yung tawag nila dito, hindi ko lang alam kung bakit. Pero ito po siya, guys. So ito yung mga older leaf niya, older leaves, I mean, ay green talaga siya. Green lang siya. So yun, nakikita naman na natin, no? Ayan, green talaga siya, guys. Ayan, yan. Pero yung kanyang mga newer leaves. Ano ba yan? Nagkakamitas English natin eh. Okay. Ayan, ayan, ayan. Yung placement ng ating mga verbs dyan. Nako, delikado. Ayan. Para siyang copper. And at the same time, ganun din po yung kanyang likod. Parang pa-copper din po siya. Yan. Likod po yan ha. Hindi po yan yung harap. Yan. Yan po yung kanyang likod, guys. So, ayan. May possible na naman po na bagong ano natin, bagong baby dyan. Yes. So, yun. Maganda po siya, guys. Actually, maliit lang siya. Yan. Maliit lang po yung kanyang leaf, ha? Ganun, o. Oh, ganun. Kung ikukumpara niyo po sa aking kamay, ayan, ayan. O, oh, diba? Talaga maliit siya, guys. So, yun. Mahaba po ito, guys. Mahaba siya. Yan, o. Oh. Eh, parang kasing ano na siya ng katawan ko. So, dati po, nakuha ko po ito. Maliit lang siya. Siguro, dito pa lang po, yan. Nung nakuha ko siya, yan. So, ayun. Parang halos mag 1 year na din ito sa akin. So, not bad na tumubo siya, ano. So, kung hindi po siya tumubo, may something wrong dito sa loob niya. So, ganun pa din, guys. Ito naman, cocoa dust lang din yata yung mga nakahalo. Yes, cocoa dust. Tapos, may cocoa cubes po tayo. Hi, banha! Okay, guys. So, ayun, pasensya na, nag-ingay yung mga aso natin. So, ito po yung kabuuan, okay? Ayan, yan. So, next na naman po tayo. So, ito naman, guys. Ang ating rubber plant na Black Prince. So, kailangan ko umatras para makita nyo po ang kanyang kabuuan. Ano ba? Ang laki ng aking braso. Oh my God! Nagsipaglaki ang mga braso dyan. Mga braso ng Mercedes natin, guys. So, ito po yung kabuuan niya, guys. Okay? So, kasing laki na din po siya ng aking palad, guys. Kasing laki na siya ng palad ko. So, yun. So, ito din po, guys. Siguro nasa ganito pa din po siya kataas, no? Ito dito. Yan. Ganun po siya kataas nung nabili ko din. Same lang din sila. Itong aking Ruby Belize. Yan. So, itong Ruby Belize ko kasi natubuan lang siya ng dalawang leaves. So, ito naman. Tumaas talaga siya. Yan. So, ito yun, guys. Yan. Hanggang dyan lang yata siya nung nabili ko. So, tumubo po nang tumubo. Ayan po yung kanyang kabuuan. Okay? So, yun. Maganda siya, guys. Ang ganda niya. Maganda siya pang outdoor. Maganda din siya pang indoor. So, yung mga ano naman din kasi, guys, itong ating mga rubber plants, para sa akin, hindi po siya ganun ka-sensitibo, hindi din po siya ganun ka-masyadong pa-bebe ba? Hindi siya ganun ka-arte, hindi mo na siya kailangang tutukan araw-araw, okay na siya kung madiligan mo siya ng once or twice a week, okay na sila doon. Okay? So, yan. Ganun lang din po, same pa din, ang kanya pong soil mix ay ang cocoa cubes, tapos may ano din po tayo dito sa likod, sa loob, may mga rice hull po, at saka cocoa dust na din, yan. So, gladly, hindi po siya, no, hindi po siya naghanap ng soil, kasi hindi ko lang din talaga sure kung gusto ba nila ng mga soil, or gusto din nila ng rice hull lang ba, ng mga gito ganyan. Kasi so far, sa kung ano po yung na-observe ko po, hindi naman sila masyadong ma-arte. So, okay po sila dito sa mga soil mix na nilagay po natin. Okay? Yan. So, yan po siya, guys. Ang laki niya na. Nakaka-amaze lang. Kasi kapag plantita ka talaga, kapag lumago yung mga plants sa'yo, talagang nahahappy ka. So, yun. So, yun na nga, guys. Yung pinaka last pot ko, no, na i-flex ay ang ating tada! Ito po ay ang tinatawag na Rubber Tree Moonshine Shiveriana. Moonshine Rubber Tree Shiveriana.
Basta, Moonshine Shiveriana. Rubber plant pa din. So, yun guys. Ito naman po guys. Ang ganda ng kanyang combination. May combination na para siyang mag-yellowish. Parang golden type ba? Tapos, may ano din siya. May mga green talaga siya sa kanyang ano dyan. O, diba? Tingnan nyo yan. Yan. Green na green. Tapos, maganda din po yung kanyang likod guys. Parang same lang din sila dito sa likod. Yan. Yan. Okay? Yan po yung kanyang likod, no? So, yun. Yan po yung kanyang kabuuan. So, eto naman din guys, iba naman din po yung hinalo ko dito na soil. Kasi, nung binili ko po ito, galing po ito ng Manila, nabili ko po siya uprooted. So, naghanap po ako ng paraan na hindi po talaga siya malagpa kasi medyo may kamahalan ito eh. Nung mga panahong binili ko ito, may kamahalan talaga siya. So, ayun, yung mixture lang naman ng soil nito is yung mga pinag alam mo yun, sinunugan pa ng mga basura ng mga leaves, mga ganun. Kung saan ka nagsusunog talaga, yun yung ginamit ko dito na ano, na mga na halo-halo talaga. Yan. Kung makikita niyo po, may buo-buo pang ano diyan, eh, parang naging uling na nakahoy. Yan. So parang uling-uling na siya, kumbaga. So healthy naman din po sila kasi may soil na din po ito. So yun. Maganda siya. So, kasi sabi nga nila guys, yung sa plants daw natin, depende lang naman din talaga sa kung ano yung mga soil or kung ano yung mga medium na yung potting medium natin, ano, depende na lang din po yan. So, depende na din po kung gaano ka-healthy yung mga pinaghahalo-halo ninyo. So, makikita nyo din po yan sa plants. So, yun. Kasi tulad po nung akin dito, rubber plants ko, hindi po sila pare-pareho lahat ng mga soil mix. May soil, may soilless, ganun. So, yes, depende talaga. Yan. So, yan po yung kanyang kabuuan. Yun. So, yun guys, no? Nasabi ko naman din siguro yung tip na kailangan nyo ding malaman. So, yung iba pang tip na mai-share ko sa inyo guys ay itong mga rubber plants ko na ito, hindi po ito sa labas. Nasa loob lang sila dito po. Kung napapansin nyo dyan, yan, andyan lang po sila. Dyan lang po sila naka-standby. So, hindi naman po sila ganun ka-arte nga tulad ng sinabi ko, ano. So, masinagan lang sila ng tamang araw, okay na sila doon. So, hindi ko pa sure kung okay din talaga sila sa loob talaga ng bahay. So, malalaman din natin yan next time. So, wala kasi akong nilalagay na plan sa loob talaga ng bahay kasi yun na nga, medyo hindi ko type na nasa loob sila. Gusto ko intact lang sila kapag dating ko dito sa bahay. Andiyan na, intact lang sila lahat. So, yun. Kasi nakaka-happy guys, nakakawala talaga ng stress. So, yun. Sa light nga, sa lighting, okay na sila. Yung sa mga malilim lang, hindi ko lang sure talaga kung kaya ba nila yung direct sunlight talaga. Hindi ko pa natatry. So, yun. Akin, malilim-lilim lang. So, ito lang talaga. So, okay sila dun eh. Okay sila dito. At saka may i-flex pa pala akong isa. Actually, Ruby Belize din ito. Sobrang bigat niya guys. Ang laki niya. Actually, dati, aray, nung binili ko po ito, hindi po siya kita dito sa pot. Hindi po taga siya kita sa pot. So, imagine niyo yun. Ang liit niya. Ang liit niya. So, kung mapapansin niyo po guys, yung mismong tangkay niya dyan sa loob, tumubo na lang po yan. So, pinull out ko na lang din po yung mga old leaves niya dyan. So, ito po yung kabuuan niya. Lumaki na siya ng lumaki. So, ayoko pa pong i-pull out siya dito sa mismong pot niya. Kasi parang okay naman din talaga siya dito. So, yan po. Ruby Belize pa din po ito, ha? Yan. So, yan. Compact na compact talaga. Maganda siya. Kasi deserve niya din i-flex, eh. Yun. So, yung sa potting media niya naman, sa mixture po ng kanyang pot, ng kanyang lupa, ano, may mga lupa, may mga pebbles din ako nakikita. At saka, may mga parang uling-uling din at saka cocoa cubes na nakikita. So yun, siguro depende lang talaga siya guys, no? Kasi may iba sinasabi nila, ito yung mixture ng ito, ganyan. Kasi may mga nakikilala din akong mga plantita din dito sa atin na hindi po nila ganun ka masyadong afford or hindi po nila pina-prioritize yung mga halimbawa bibili sila ng mga
mix ng soil, ng mga aroid mix ba na sinasabi nila, yung mga pang philodendron, yung pang aglonema, mga ganun. So, kung hindi nila afford, yung ginagamit talaga madalas, yung mismong soil lang talaga, purely soil, pero maganda pa din naman. So, depende pa din po talaga sa gagamitin natin na soil. Although, mas maganda kapag kami mga coco cubes, may mga rice hull, para naman medyo anong tawag dito? Makaka-eliminate ba siya ng mga mamumuong tubig dyan sa loob? So, para hindi po masira yung kanilang roots. Okay, guys. So, wala na po siguro ako may dadagdag, guys, ano, kasi yun, sa pagkakaalam ko, ha, akin lang talaga yun, personal opinion ko lang talaga yun pagdating sa pag-care po ng rubber plant. So, kung sa lahat po ng mga manonood dyan, i-comment nyo lang po kung ano po yung mga na-miss ko na mga plant care tips, no, ng ating rubber plants. So, inonote po natin yan para po sa next time pwede pa po nating ma-i-add. So, yun lamang po, guys. Ano, salamat po sa inyong panonood. At ako po ay humihiling po na sana i-subscribe nyo po, i-share, at saka mag-comment lang din po kayo. At sa lahat po ng mga nag-comment po ng ating mga last na video, no, ng ating plantita journey din. At kahit ano-ano nga din po yung mga i-upload ko, pero talagang consistent na andyan sila, magla-like, magko-comment. So, sa lahat po ng mga nag-comment nung last video ko po, hello po sa inyo. Hindi ko ma-flash kayo, no, sa screen, kasi hindi ko po siya nanood, pero siguro next time, para at least naman talagang makita natin na ito yung mga sumusuporta din, you know. Kahit papaano, andyan sila nanonood. So, hindi po tayo magsa-stop hanggang may manonood. Stay put lang din po ako dito. So, yun lamang po, guys. Salamat po sa inyong panonood and happy planting! Bye-bye!